sa isang maikling paglalakbay mula sa lungsod tungo sa bulubunduking barangay ng Santa Juliana sa Capoz Tarlac, makikilala natin ang isa sa pinakamahalagang tribo sa Pilipinas, ang mga Aita. Ilang linggo ang nakalipas, nagkaroon ng OQI visit ang mga mag-aaral ng 12 Shakespeare bilang bahagi ng kanilang community engagement program. Sa 15 ng Marso, unang sumabak ang mga ito sa hamon ng pagkikipag-ugnayan sa komunidad. Dumating ang unang hamon nang kami magtungo sa checkpoint. Dito, aming pinagbuti ang aming dokumento at sumailalim sa inspeksyon bago payagang magpatuloy sa aming paglalakbay. Nandito na po kami ngayon sa Sitio de Lig at kailangan naming lakarin hanggang doon sa tuktok para makarating sa patutunguhan. Ang aming paglalakbay hindi biro. Sa bawat takbang, ang putikan ng daan ay humahampas sa aming mga paa. Nagbibigay ng hamon sa bawat paglakad. Ngunit sa kabila ng kahirapan ng daan, ang aming determinasyon ay hindi naglalaho. On the way pupunta sa Sitio de Lig ay nadaanan namin ang mga tutik. Ito. Mahigit isang oras ang inabot ng aming paglalakbay bago makarating sa aming destinasyon. Sa bawat sandali, nadaanan namin ang mga tanim na gabi at mga kahoy na ginagawang mga toothpick na nakabilad sa araw na siyang pangunahing hanap buhay ng mga kapatid na Aita. It's so very exciting! Sa wakas, sa aming matiyagang paglalakad, narating na namin ang paruroonan. Nang makarating sa lugar, isang mainit na pagtanggap ang sumalubong sa amin. Agad kaming inanyayahan sa isang munting simbahan ang kanilang tahanan sa oras ng pangangailangan. Magpakatatag kayo sa pananampalataya at maging matapang kayo at magpakatibay. Yung ano, trabaho niyo po dito? Nagtatanim ng gabi, tapos kuya. Ilan po? Tapos ang hanap buhay namin, namumuso. Nanay mo, ano po yun? Sa Bunganay, sa Ilocano. Sa Bungan po? Sa Bunganay. Ah. Ibig sabihin na sa Bunganay, yung puso. Puso ng saging po. Ah, okay, okay po. Tapos po, ilan po ang anak niyo po? Yung anak ko, pito. Pito po? Oo, kaso isa na lang ang binata. Ah, may asawa na po lahat. Pito-pito ko na po. Tapos po ano, wala hindi na po nag-aaral po? Nag-aaral, kaso namatago ma'am, kasi tumutulong sa magulang. Ah, okay po. Asan po sila ngayon po? Nasa Sambales ngayon, sa atin niya. Ah. Tumutulong din doon, kasi nagtatanim yung atin niya ng gabi at saka yung palay. Ah. Habang nag-uumpisa na ang bawat programa, patuloy ang kanilang mga ngiti. Hindi alintana ang mainit na siklad ng araw, handang magilahok at magbigay ng kanilang contribution sa mga gawain. Lord Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Dito na nga nagsimula ang mga programa, mula sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mula sa pagtulong sa mga batang hindi marunong magbasa, sa paglalaro, pamimigay ng pagkain, at pagtuturo ng mga bagong hanap buhay. Lahat ito ay naglalayo magbigay liwanag sa buhay ng mga kapatid nating Aita. Maging Panginoon kay
Katapos ng mga masasayang programa, oras na para magpahinga. Sa ilalim ng naglalamig na sariwang hangin ng bundok, namang katahimikan at kapayapaan. Dito, sa pagpapahinga, nabubuhos ang pasasalamat sa bawat sandali ng tagumpay at bawat pagkakataon na nakapagbigay ng saya at tulong sa kanilang komunidad. Kinaumagahan, agad na sumalubong sa amin ang magandang tanawin ng bundok. Ang pagbati ng umaga ay parang isang paalala na ang bawat araw ay isang bagong simula, isang bagong pagkakataon upang magbigay ng liwanag at pag-asa sa mundo. Ayan, mabak. Maya pa, abak po siya kayo o Aldo po. Thank you, ay salamat po dahil payagan niyo po mag-interview po kaya kayo. Pwede niya po ba ang abalo kung naming lagyan? Yes, sir. Mercy po. Ilang taon na po kayo? Ay, 66. 66 years old. Nandito na po ba kayo? Dito po ba kayo pinanganak? Sa Zambales po. Sa Zambales. Tapos, nakapangasawa po ba kayo dito? Hindi ka na punta. Doon din. Paano po kayo nakarating dito po? Nung tumutok yung vulkan, napagpagkan dito. Ano po yung hanap buhay niyo po? Namuso. Yun yung ano, yun yung like saging. Oo, nagpuso. Saging. Saan po ba kayo kumukuha po nun po? Sa bundok. Doon po. So, mga ilang mga ilang oras nyo mong lalakarin yun before kayo makarating po doon? Kalahating oras. Kalahating oras? Tapos ilan pong nakukuha nyong saging lang? Kalahating isa ko. Minsan isa. Magkano nyo naman po nabibenta yung mga yun po? 20 yung isang kilo. Ang mura naman po. Mura. Pero okay naman po yun. Okay pag-ana. Sa amin. Pag hindi kami namuso, hindi kakain. Walang kakainin. Walang kakainin. Paano pag tag-ulan? Paano po pag ano, tag-ulan po? Ano pong... Yung mga tanim namin, kamuting kahoy. Kamuting baging. Saging, ganun. Ah, meron naman po saging. Gabi. Gabi. Sumasapat po ba ang kita nyo para sa pang-araw-araw? Hindi. Hindi. Hindi sapat yun. Kasi sa pang-araw-araw, kulang pa yung 1,000. Yung bigas na yan, mahal. 1,300 yung isang kalahati. Magkano ba yung ano? Wala ka, hindi ka na makakabili ng kape mo sa 1,300. Hindi ka na makakabili ng ulam mo sa 1,300. Kasi sa bigas lang yun. So, bali po dun sa bigas po na yun, binibili niyo po ba siyang isang sako or per kilo yung, na lang? Yung ano, kalahating sako lang. 1,300. Apo, pero binibili niyo po yun, hindi na po? Binibili. Ngayon po binibili niya? Oo. Kaya nga po, ma'am, hindi sapat sa amin yung 1,300 sa pang-araw-araw. Kasi wala pang kape doon. Walang grocery. Wala. Okay. Ano kapag bayad? Kaya kulang po yung 1,300. Bawat pamilya po ba may kanya-kanyang binibili po? Kanya-kanya. Kaya yung iba po, ma'am, pag wala pong pera, nagpapasinsa na lang po sa kamuting baging at saka kamuting kahoy. Ano kapag yun? Saan po kayo nakakabili ng mga pangangailangan niyo sa bahay? Halimbawa po yung mga pagkain niyo po, damit at gamit sa bahay po. Sa Santa Juliana po. Baba. Sa proper. Okay, wow. May nagdo-donate po sila, ganun? Binibili din po. Layang kami. Binibili. Mayroon naman pong nagtitinda dyan ng mga damit. Mura naman po yun. Isa po, 1,200 po yung isa. 1,200 po ang isang? Ano? Yung damit po, mayroong makakabili ka ng 300. Isang piraso lang po yan? Yung Paris na po, 350. Mahal po na. Tapos yung mga plato naman po,
tag 30 yung isa. Pero nagpa-plato pa po kayo ngayon? Mayroon. Dito lang po kami natutong gumamit ng plato. Ba, sa, ano po? Pero nung nasa Pinatubo po kami, dahon ng sagin. Dahon ng sagin. Dito lang po kami natuto ng magdamit ng mausay. Pero nung nasa Pinatubo po kami, iba po ang gawin ng damit namin. Kayo po mismo nagtatayo ng mga ganun nyo po? Opo, yung mga bahay-bahay po namin, mga asawa na namin. Pero yung asawa ko, tiga rito. Ako, tiga Sambales ako. Mga ilang taon na po kayo nandito po? Ah, may 20 na po. 20 years na po? Opo. Pero at least, di ba po, nasusurvive nyo yung buhay. Oh, next, din. Sa pamilya naman po, ilan po yung anak niyo? Yung anak ko, ma'am, pito yung anak ko. Kaso, isa yung binatang nag-aaral pa, yung mga iba may mga asawa na kanya-kanya ng pamilya. Yung panganay po yung nag-aaral? Hindi na po nag-aaral, nag-asawa na po eh. Pero nakapag-aaral pa yung panganay ko ng grade 6. Tapos nag-asawa rin. Ano naman? Isa naman po, nagtapos ng high school sa Iyala, Pampanga. Pagkatapos ng ano niya, nag-asawa rin agad. Pero wala na po kayong anak na nag-aaral po? Mayroon, kaso tumutulong muna. Binata na lang yun. Paano po yun? Pagka nag-aaral po siya, lalakarin niya si Miss? Lalakarin lang po, ma'am. Mga anong oras po siyang... Aalis po dito ng alas 5 ng umaga. Babalik po ng alas 4 ng hapon. Ano po naman po masasabi niyo sa buhay niyo dito? Ang masasabi ko lang naman po, ma'am, sa buhay namin dito, siyempre wala na po kaming magagawa at ganun na po ang buhay namin dito. Kahit po kaunti-kaunti, tinatanggap na po namin. Kung ano po yung ibibigay sa amin ng Diyos, yung tinatanggap po namin. Katulad po kayo ngayon, malaking pasasalamat namin at nakadalo po kayo sa amin. Yun lang po. Pagdating naman po sa health po ninyo, paano po kayo pag nagkakasakit yung mga bata, yung mga matatanda po natin? Pumupunta po kami, ma'am, sa center. Libre po yun? Libre. Para po sa inyo? Opo. Paano po yung mga bata? Ang dami pong may sakit po ngayon. Depende po, ma'am, kung binibigyan po kami ng resita. Yun po ang bibilin niyo po? Opo. Ang gamot? Opo. Pumupunta sila dito. Kaya nga po kami, ma'am, nagpapasalamat po kami sa Diyos at kayo ang hinatid sa amin para mag-donate po ng kaunting tulong. Opo. May mga celebration po kayo na ginaganap po dito po sa lugar ninyo? Like fiesta, ganon? Meron po. Mga ano po, for example po, fiesta po, ganon? Meron po. Paano po kayo nagse-celebrate po ng ganon po? Nagkakaroon po madam ng iba po, nagkakaroon po ng pag-iipon ng mga official, tapos pinaghahandaan po kung ano po yung pwedeng handa sa fiesta. Masaya naman po yun. Masaya po. Yung mga ano po, may paniniwala po kayo, gano'n, mga... Opo. Like ano po? Paniniwala po sa Diyos na kahit galito po yung buhay namin, kahit paano po, na lalampasan po namin yung hirap ng buhay, at tagulan po, malaki po yung pasalamat namin sa Diyos na kahit halimbawa wala po kami bigas, nakakatawid po kami ng papuntang baryo po. Halimbawa, meron po kaming maliit na budget. Binabudget po namin yung para may bigas na po kami. Ando na po yung asin bensin, kape, asukal, kinukumpleto na po namin. Ano ba, kung sa 1,000, binabudget po namin yun, may kukuha kami ng kilo, tapos di ba may sakit yung mga anak namin, pinacheck up namin sa center, at may reseta, pwede pa po kami makabili ng gamot. Meron na po kayong dito po sa buong community po nyo, kayo po yung pinakamataas or hindi naman po? Hindi naman po. Dito po, sekretary po ako, pero hindi ko po inaano na mataas ako. Siyempre po, mas mataas po sa akin yung Diyos. Apa, apa. At mga pangalawa po yung mga opisyal. May nakaugalian na po kayong gawin dito sa inyo?
Opo. Ano po yung... Diba, pag may gawain po kami every Wednesday po, Merkulis po may play on meeting po kami. Opo. Tapos, diba, pag wala naman po kami ginagawa, o kaya ganyan pag araw po ng Sabado, may practice po kami ng gabi para sa Linggo po. May gawain po. Sobrang taas po ng ano nyo kay Lord kahit ganito po na... And that's amazing, ah. Opo. Nabalo na po ako. Bait, ano po, by pick na lang po. Gin. Hindi, Regine. Tumuha ng kalabaw. Nagsiselebrate naman po ng birthday po yung mga bata po natin. Opo. Anak-anak po. May nagtanong po ako kahapon sa mga bata kung ano pong birthday niya. Hindi niya daw po alam. May mga... chance po na ganun eh. Hindi po nila alam yung birthday. Meron po, hindi po nila alam. Kaya po, nung ano po, nagkaroon din po ng interview dito, ginagawa ko po. Bilang secretary po rin si Chudalig. Kaya sabi po nila yung ilang taon na yung mga anak niya, tapos bibigyan ko po sila ng birthday. Tapos tatanungin ko kung ano po yung buwan at kapanganakan nila. At ilalagay ko po. Minsan po dito, alam yung mga birthday nila. Yung po ginagamit po nila mismo sa baptismal po nila. Opo. Meron pong mga naggagawa pa po nito maliban po sa amin na... Meron lang po, madam. Yung nagpupunta rin din po na ibang estudyante dito, madam. Minsan lang, minsan lang naman, madam. Madalang po. Pero malaking pasasalamat na po din sa inyo. Hindi ko na. Pasulog ka. May mga government na po nakapunta dito po. Nung nakaraan po, may ilang isang pamilyang pasok po natulog po dito. Nung nakaraang taon po. At nung pandemic na nga po, madam, wala po nakapunta dito sa amin. Mas mahirap po yun. Mahirap po. Bawal po. Bawal ka lumabas sa bahay. Paano po yung naging hanap buhay po ninyo nun? Ganon din po. Mahirap po yung pandemic, madam. Malas kakain po kami ng kamote, saging. Lagi po kami sa mainit. Tapos ako po yung kamote binubot na mga babae. Para po sa araw-araw po may kakilo kami. Po kami nakakalabas, madam, ng pandemic, madam. Yung Pasko naman po, paano nyo yung sineselebrate po ang Pasko? Naghahanda rin po. Naghahanda po namin yung madam. Masaya naman po kayo sa Pasko. Opo. Sa mga sandaling ito, naging bahagi tayo ng kanilang kwento. Isang kwento ng pag-asa, pagkikipagtulungan at pagmamahalan. Sa pag-alay ng oras at pagmamahal, tayo ay nagiging liwanag sa dilim ng kaharian. Isang tingin, bago lisanin ang mundo ng mga aita.